ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kilala. Patawarin yari kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilalahad ni Kristo ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dighin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel. Yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Jesus Christ.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis niya ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro, napupulupan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at nababalot ng panyo ang kanyang paa at nababalot ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Life in its fullness is lived
in self-giving like Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy sa muling pagbuhay ni Jesus sa kanyang minamahal na kaibigang si Lazaro. May dalawa pong tema ang ating pagninilayan sa umagang ito. Una po, si Jesus ang nagbibigay ng buhay. Pangalawa, si Lazaro pwedeng maging instrumento upang si Jesus ay paniwalaan ng kapwa-tao. Una, si Jesus po ang nagbibigay ng buhay. Atin pong napakinggan kanina, sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Mga kapatid, marahil nagtatanong tayo, bakit sa ating ebanghelyo hindi pinigilan ni Jesus na mamatay si Lazaro? Ang ginawa niya, muli niyang binuhay si Lazaro. Sapagkat ang katanungan sa kanya, "Guro, siguro kung narito ka, hindi namatay si Lazaro." Mga kapatid, ipinakikita lamang dito ni Jesus na ang kamatayan ay bahagi ng proseso upang tayo sa huling, sa takdang panahon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po nila, tayo po ay dumaraan lamang sa mundong ito. Kaya nga po, dapat nating iisipin palagi, our life here on earth will not be the end. Palaging mayroong buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. There is always life after our life here on earth. Yun ang itinuturo sa atin ating Panginoong Jesus, na mayroong muling pagkabuhay sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po ba kapag tayo ay nakararanas na ang ating mga mahal sa buhay ay namatay, totoong tayo'y nalulungkot? Naalala ko po noong ako'y maliit pa, namatay ang aking lolo. Marami ang mga dumalaw, marami ang nakiramay, marami ang nalungkot. Subalit, kung ating iisipin, lahat naman tayo ay tutungo sa kamatayan. Subalit, ang kakaiba po sa atin, yung ating kamatayan ay hindi wakas. Ang ating kamatayan, sabi ko nga kanina, ito'y pinto patungo sa buhay na walang hanggan kasamang ating Panginoon. Palagi ko po sinasabi sa aking mga humiliya sa mga namatayan kapag may misa ako sa patay, ang tanging consolation na pwedeng ibigay sa mga namatayan ay ganito, na yung mga namatay ay kapiling ng Panginoon. At kung yon ang ating pangarap, ang makasamang ating Panginoon, bakit tayo matatakot na mamatay? Ang kamatayan ay hindi totoong wakas. Ito'y pintuan patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, ipinakita ni Jesus kung gaano niya kamahal si Lazaro. Siguro ganun din tayo. Masakit sa atin kapag may isang mahal sa buhay ang namatay. Hindi po ba ganun?
Napakasakit sa atin kapag mayroong isang kapamilya o isang kaibigan na kinuha ng Panginoon, binawi na ang buhay. Mahirap tanggapin kung minsan, marami siguro sa atin ngayon, mabigat pa rin ang kalooban sapagkat hindi pa rin matanggap na namatay ang ina, namatay ang tatay, namatay ang anak, o namatay ang magulang. Subalit mga kapatid, isa lamang ang pwede nating panghawakan sa oras na ito. Na sa pamamagitan ng ating Poong Jesus Nazareno, sinasabi niya sa atin, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang sino bang nananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kayo ba'y nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno? Kayo ba'y nananalig sa Kanya na Siya ang buhay at muling pagkabuhay? Ikalawang punto mga kapatid, si Lazaro po, matapos na siya'y muling buhay ni Jesus, siya po ngayon ay naging instrumento ng Panginoon. Naging instrumento upang ipakilala si Jesus sa iba. Upang maniwala ang ibang tao na si Jesus nga ang buhay. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mga kapatid, ganun din tayo. Kapag ang ating kapwa ay nakararanas ng matinding pighati at sakit sa oras na ito, nawa tayo maging instrumento rin ng Panginoon upang iparamdam sa iba na sa kabila ng mga sakit at paghihirap na ating nararanasan, ang ating Panginoong Jesus kailanman ay hindi tayo iiwan. Naniniwala po ba kayo doon? Hinding-hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesus kahit nakaharap tayo sa matinding pagkabigo, sa matinding kalungkutan, dala ng kamatayan ng ating mga minamahal sa buhay, dala ng kamatayan ng ating mga itinatangi sa buhay. My dear brothers and sisters, ang ating Panginoong Jesus, nais niyang ipakita sa ating lahat na Siya ay magpapakasakit. Darating ang panahon dito sa pagbasa na Siya nga po ay makararanas ng Paschal Mystery, Mistero Pascual, ang pagpapakasakit, pagkamatay, subalit sa dulo ay mayroong muling pagkabuhay. At sa pamamagitan ng kanyang pagbuhay sa kanyang minamahal na kapatid na si Lazaro, ipinakikita rin niya, ako ay maghihirap. Tingnan niyo ang ating mahal na Poong Nazareno. Ako ay maghihirap. Subalit, ako'y muling mabubuhay. Nang sa gayon, kayong lahat ay bibigyan ko rin ng buhay. Kaya't ating tingnan ng mahal na Poong Nazareno, katulad natin, nakararanas ngayon tayo ng maraming paghihirap sa buhay. Subalit tuwing ating makikita ang ating mahal na Poong Nazareno, nakikita natin ang pag-asa. Sa kabila ng mga paghihirap, mayroong muling pagkabuhay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kung tayo nahihirapan ngayon, sapagkat kasama si Jesus Nazareno, tayong lahat ay muling bubuhayin kasama ng mga santo, kasama ang ating Ama, sapagkat walang hihigit sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Life in its fullness is lived in self-giving like Jesus. Amen. Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ang Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ating itugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay, upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mahal na araw. Sa aming pag-aalala sa misteryo Paskwal ng iyong anak, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyong mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang minorya, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao pagkasapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang tiyan
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsalo mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di na iba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di na iba sa iyo, kaya'y taglay, kaya taglay na kapangyarihan mo kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang paghiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo.
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangintapadin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
ng maglingas ang riki. O Jesus, announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Lahat ay may pananagutan
sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rektor at parish priest. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.